pa yung first time na na-assign ko sa talagang bundok mga kasi malayo sa siyudad. So ang ginagawa lang namin dito, tulog, trabaho, kain, repeat. Napakahirap pero kailangan talagang gagawin. Kailangan i-survive mga show para sa ekonomiya. Ayan, official na mga show. At ayan dito. Hey, what's up mga show? Kagigising ko na naman mga show at pupunta tayo ngayon sa journal ako ng vaccine. So swerte ko mga show at nakuha ako ng slot ngayon. Sama sana kami ng kaibigan ko. Kaso mali pala yung date na napindot ko sa kanya for bukas pa sa akin ngayon. Susulo na lang ako na pupunta mga show pero dahil panggabi yung aming duty, so humingi na lang ako ng driver mga show at siya na lang ipadrive ko dahil layo pa galing dito, nasa mga 130 kilometers yata, 130 or 120, so para mag-schedule doon ng inject mga show. So kita-kits tayo mga show sa ano man tawag itong Albada, Tabuk, Saudi Arabia yung aking vaccine mga show. Hindi ako nag-vaccine sa Jubail, so dito na at yan, hinihintay ko pa. Hintay ko na lalabas mga show at siya yung mag-drive para pagkatulog tayo. Kasi wala, pagod yung inyong lulo mga show. Hintay ko na lang vlog to mga show, malayo at itong Tabuk. Isa na itong tourist spot na gagawin ng Saudi Arabia mga show. Yung pangalan niya Inium. Itong malaki itong lugar na i-develop nila. At mapupuntahan natin yung historical place dito sa lugar na ito pupuntahan namin. Pero hindi ko pa alam kung saan dyan, baka madaan na namin. Pero ibang vlog na lang yun mga show. Nandoon yung Split Rock ni Moses, tapos nandoon yun si Herob. Kilala nyo yun ng father-in-law ni Moses. Dito talaga sa Tabuk mga show, mayaman talaga ito sa mga Bible history. Dyan tumawid sila Moses galing sa Egypt, yung hinati yung dagat doon sa may Red Sea. Dito mismo, sa malayo na konti dito sa aking pupuntahan. So yan, ati yan i-explore. Abangan yan sa biyahe din ng Tibor mga show. At sabayan nyo ako doon sa aming daan. At pagdating doon mga show, try natin na pwede tayo maka-vlog sa ating vaccine, sa ating first dose. At kita-kits doon mga show. Ayan mga show, ito na yung aming camp. Maluwag to, malaki. Sabay tayo galing dito sa loob papuntang labas. Travel 99 kilometers lang pala galing dito sa aming site collection. Ayan. From dito na camp mga show sa Neon Camp 1 papunta doon sa expansion 2. Nasa 50 kilometers or 45 kilometers yung pagitan. Nagkikita yung mga bundok dyan. Sa gitna talaga kami ng desierto dito. Dinala kami dito tapos babalik na naman doon sa daan na pinuntahan namin. Turn left. So ayan, siya kailangan mo talaga ng Google Maps dito mga show dahil bagong lugar itong aming napuntahan. Kaya hindi ako nag-drive mga show, kung ako lang mag-drive isa. Continue straight. Maligaw ako tapos kulang pa sa tulog. Kaya nag-request na lang ako ng mag-drive ng sasakyan mga show. Kahit magkaligaw-ligaw man, at least may kasama. Kaya mga show, wala tayong ibang makitang tanawin dito. Kung hindi,
titingnan mo yung bundok na yan, parang parang ano yun, stockpile na nilagay, parang bagong stockpile, no? Maganda talaga yung kanyang terrain sa mga bundok nito, mga siya. Puro kaso, puro bato. So, kikita, malalaman natin after 10 years, galing nga, ano ba ngayon, after 9 years, kung paano to itatransform itong lugar na to into world tourist turn right destination. Onto route 8784. Itong maps na to, talagang nililigaw-ligaw kami, nililoko kami. So yan mga siya, makikita nyo, wala ka talaga ibang makikita dito, walang mga bahay. Malayo yung agwat ng mga bahay, mga ilang kilometers pa bago may bahay. Galing doon sa ating camp, at yan. Bundok talaga yung makikita mo at yung mga bagong tinatayo na construction or contractor camp mga siya, yan yung mga malalaki. Maliban pa rin yan sa aming ginagawa, iba din yan na ibang contractor din yan mga siya, gumagawa din ng portakabi ng tirahan ng mga tao na gagawa dito sa city ng Neom. So pagkatapos nilang magawa ito, so pwede na mag-start yung Neom, mag-hire ng mga contractor na mag-build sa kanilang city Neom. Yan mo. Pero napaligiran niya ng bundok, puro bundok yan. Wala. Yan gilid, bundok yun. So ganon talaga dito, may experience ang bundok. So in my 10 years mga show, 10 years na yata, o 10 years na 2010, 11 years na dito sa Saudi Arabia mga show. Ito pa yung first time na nasain ko sa talagang bundok mga show, malayo sa syudad. So ginagawa lang namin dito, tulog, trabaho, kain, repeat. Napakahirap pero kailangan talagang gagawin. Kailangan i-survive mga show para sa ekonomiya. So ayan, okay. Ito ginagawa pa yung kabilang daan. Para yan sa two lane na road. Ginagawa pa yan. Maraming mga house yan. Tingnan mo yung bundok mga show. Maganda yung structures eh. Pero puro bato yan, tibag-tibag yan, oh. Malayo-malayo ito para mo papunta ka ng Riyadh, papunta ka ng Jubail, papunta ng Dammam. Puro street lang dito mga kapatid, makikita mo puro bundok, oh. Yan. At kung titingnan mo yung bundok na yan, parang stockpile lang na nilagay. Iyan ko ba? Parang kakaiba to. Parang nasa, hindi pa na puro kapunta ng Mars, pero parang planet Mars na yata ito. Ayan yung aking kaibigan mga kapatid, si Hatim. Ito yung daan mga siya, long and winding road mga siya, palikot-liko, no? Kanong tanong? Long and winding only camera. Because I have vlog also, channel. Okay, I will try if I can make video with my vaccine. You will see. Good if Filipina nurse, but if not, we will see them. Ayan mga show, amaze ka talaga, it's amazing. Amazing mga show yung formation ng bundok dito. Ayan, tingnan mo. Ayan. Parang kakaiba, parang dito yata yung panahon yung kani ata mga show. Yung kay Noah, yung ano nga, Noah's Ark ng araw. Baka dito yun, kasi tingnan mo yung bundok na yan, parang didaanan ng tubig ng mga ilang taon tapos natutuyo. Yan o. Nagang magawa siya ng two lane dito. Dahil dito sa Neom mga kapatid, sa Neom mayroon silang sariling airport. Mayroon silang sariling, eto basta tourist, top tourist destination to, $500 billion yung kanilang budget dito mga shows para mapuhunan tong Neom, Neom City mga show. At ito ay talagang first sa whole world to mga kapatid na gagawin nilang robot na mga kapatid. At kung try nila dito, dito nila i-apply yung
mga technology na kunting lang tao yung kunting tao lang yung gagamitin mga show. Halos lahat ng mag-ooperate ay through electronics or yung mga robots na ang gagawa. So dito nila i-apply. Ayan o. Tingnan mo yung mga rock formation. Ayan o. Mountain na yan. Wala, puro bundok. Balik-balik pa yung daan. Ayan, bundok. So ayan mga show, approach na tayo. Ilang kilometer na yung nabiyahin natin. Siguro nasa 15 kilometers galing doon sa aming camp. Dito na tayo. Makikita mo na itong dagat mga show. Dito banda na mayroong airport din dito ng ayun, may police security. Police dito mga kapatid. Damatin yung ating camera. Malong hinawi na ini yung airport? Yung airport? Yeah, here. So, dito yata banda yung hindi ko sigurado. Masya kung hang dito yung banda yung Neon Airport. Pero ito na yung dagat mo na siya. Yan, may dagat dito. Malawak yan. Kulang pa tayo ng research. So, titingnan, malalaman natin kung yung dagat na yan mga siya ay part na ba yan ng Red Sea. So, yan ang ating alamin mga kapatid. Well, hindi ako sure. Basta yan, connected na yan dito. Dito sa Tabuk, Saudi Arabia. Ayan o, puro dagat na yan. Maganda talagang unit. Dito nila nag-isipan na i-develop yung Neon mga shop. Malapit na tayo sa dagat mga shop. Beach na yan dyan. At puro construction pa to. At ang ibang mga nandito mga shop, hindi lahat to ay mga workers ng Neon project mga siya. Ayan yung dagat dyan, baka one of these days mapuntahan natin yan at makapaminguit ako dyan. At shout out pala dyan sa ating mga kaibigan mga show, sila Desert Snipers, Ramel Cipres, Alan Mix Vlog at si Kuya Arnel. Sino po bang hindi ko na shout out dyan? Kusina ko to lahat na sino pa Taurus in Cyprus, si Sherrera, si Cyprus and Phil, Cyprus Vlog, sino pa ba yun, kalimutan ko na. Ati Maripe, ayan din na tayo naka-live. Ati Maripe, at live tayo ngayon dito nasa Tabuk. So content creator na lang tayo. In 300 meters, flight right onto route 5. So, shout out sa inyong lahat dyan ha. First vaccine to ni biyahin ni Don Tibor mga show. Sana makakuha tayo ng Pfizer. Halos dito Pfizer daw yung ini-inject nila mga show. So, kailangan talagang mapabaksina kasi parang mandatory na sa amin eh. Sine-check na, ayaw na kami papasukin siguro mga next 2 weeks or next month kung wala kang vaccine doon sa trabaho. Kaya kahit gabi yung aking duty mga show, kahit pagod, 3 oras lang yung tulog ko ngayon no? Alis kami agad naman, biyahin kami ng 1 hour and 20 minutes para magpabaksin. Kailangan talaga. So, ayan. So, tuloy-tuloy natin to at kita tayo doon sa vaccine center mga show. Ay, papakita ko muna dito yung lugar mga show. Dito, galing pala dito mga show, papuntang Jordan. Malapit na mga show, nasa 193 kilometers na lang. Makikita ko dyan o. Ayan, Jordan pala o. 221 kilometers mga show. Jordan galing dito sa Tabuk, sumalapit lang. So kaya dyan tumawid sila Moses talaga nung araw mga show. Talagang dito talaga yung talagang malapit o malapit sa katotohanan, yung katotohanan talaga mga show, na dito talaga tumawid at nandyan talaga yung split rock ni Moses at yung Mount Sinai dito talaga sa lugar na to sa Tabuk, Saudi Arabia. Iba ng pangalan pa to nung araw, iba 4000 BC ba? Or 2000 BC? 4000 BC. So, dyan talaga. At yan, tingin nyo dagat na yun. Hindi ko masyadong sure kung yan na ba yung Red Sea. Kasama na ba yan ang Red Sea? Kung sila Moses yung inati yung dagat.
doon tumawid sila. Kasi mayroong mga proof na doon talaga yung actual site kung saan sila tumawid at yung mga humabol kinila Moses na mamatay dahil natapunan ng tubig yung pagkapit ni Moses doon sa dagat para tumawid sila habang hinahabol sila ng mga sundalo ni yung tayo na ano yung sundalo yun, Bible story yun mga kapatid, at biglang bumalik yung tubig at doon namatay yung mga sundalo lahat at tumawid sila dito sa Tabok. Kaya nung nagalit na galit si mga tauhan ni Moses, bakit dinala mo kami dito, dahil bakit dinala mo kami dito na magugutom kami, mauhaw, mamatay kami. Kaya nagagalit, gusto na nilang batuhin si Moses. At yun, umiyak si Moses. Sinabi niya sa Panginoon, bakit ganito ang nangyari? So sinabihan si Moses na i-strike niya yung bato. Kaya yung bato nahati, lumabas yung tubig at nakainom ng tubig yung mga tao doon. And the rest is history. Tama ba yung pag-explain ko mga siyo? At hindi lang yan, pupuntahan talaga natin yan. Ngayon, ikikwento ko pala yung sa inyo, pero sa mga darating na araw, pupuntahan natin yan on the spot. Kaya huwag bigiti yung mga siyo sa mga ng biyahe ni Duty Bor. Yan o, malay layo pa. Malay pa yung mga biyahe. At sa pagkakalam ko mga siyo, itong mga bahay dito, lahat ng mga bahay na madadaanan dito mga siyo, under sa Neom, parang i-relocate yata sila, ililipat sila ng ibang lugar, babayaran yata ng gobyerno. Yun ang pagkakaalam ko, kailangan i-research pa natin yan, hindi pa masyadong valid yan, pero parang yun ang naririnig ko na i-relocate ko, dahil gagawin talaga itong exclusive tourist area. So, kumbaga open city na ito mga show ng Saudi Arabia, parang Dubai na ito. So strict na talaga ito, strict, hindi strict, kaya ililipat siguro nila lahat ng mga bahay. Hindi na masyadong maraming bahay dito, kunting lang. So parang exclusive na talaga ng Neom City. So dito na makikita lahat ng mga gusto mong gawin after 10 years. So dito ka na sa Neom, punta. Ito na yung next tourist destination. Ina-target nila na maging top of the world. Ayan mga siyo, ayan o, Jordan Albada Hakil Jisan. Lapit na pala siguro ng Jisan. How many kilometers Jisan from here? Maybe 200 and some, maybe 40. 200 kilometers, still far ah. Ayan sa Jisan, nandiyan pala si Foods. Jisan maybe 200, this one Jordan. Ah, Jordan, only ito, Jordan 200. Jisan maybe 15 kilometers or something. Ah, Jisan tingin, tapos Jordan 204 kilometers mga siya, galing dito. Yan ang nakikita mo mga ganyan o. So yan mga siya, malapit na tayo sa ating first dose ng vaccine. Excited na ako mga siya. Excited na may halong kaba. Ghost town. O, wala na lang mga sasakyan ng mga kasalubong natin. Unti lang, you know. At puro bundok. Ito na yung, this is city ah? I don't know, this is city like a ghost town mga show. In 50 meters of the roundabout, take the second exit. Okay. Second exit. First, second exit. Exit the roundabout. Okay. In 600 meters, turn left. Okay.
100 meters, turn left. Yes. This is the city. City with no people. Sim-sim ghost town, ha? Yan mga show. Dito na tayo sa Albada. Walang kataw-tao. Parang ghost town. Parang ghost town daw mga show. No problem, 1 minute. I think this. This one? This one maybe. Help. Okay, maybe. Yeah, this one. Why, happy people? Ayan mga kapatid, walang kataw-tao itong napuntahan namin. Ayan o, balik kami. Talagang parang ghost town, no? Sim-sim ghost town this place. Yan o siguro yung center mga kapatid, Aldaba center. So walang tao, so pasukin natin yan. Sige, kita kisa lang tayo sa loob mga show. Ayan, ito din show, ito yung lugar din iso. Ito na yata yung center. Maybe we can park here inside. Inside ha, we can go inside. Okay. Ayan, at pasok tayo dyan mga kapatid. Dito na kami. Yan yung paligid. Yan yung center. So kita-kits tayo sa loob mga show. Sa aking first dose. Excited na may kaba. So wish me luck mga show. Try natin kung makapag-video tayo doon sa loob na ma-inject tayo. Baka ma-dalawang tusok. Ayan mga show, kita-kits. So ayan mga show, I'm done. So ayan mga show, tapos na tayo sa ating vaccine. Dito tayo sa labas. Sandali lang. Dali lang yung tusok. Pero binigyan ako ng, humingi ako ng gamot mga show, in case na lalag natin tayo. Ayan. So ito yung aking lugar na pinabaksinan mga show. Dito tayo sa Albada. Ito ay parang isang clinic lang. So ayan, pasok na tayo mga show. Congratulations. Ayan, syukuran. So dito nagtatapos yung ating vaccine mga kapatid. Congratulations to me once again. And we will see my second dose. Sawa-sawa with Atip. Second dose also.
Masalama. Masalama ya Habibi. Syukran.